at na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipakita mo ang iyong paglingap sa iyong pag-antig sa aming kalooban upang ang pamumunga ng gawain mo sa amin ay aming mapakinabangan at ang mapagpagaling mong katapatan ay aming mapangatawanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Akong si Daniel ay nakakita ng isang malaking dagat na binabayo ng malakas na hangin kabi-kabila. Mula sa dagat ay may lumitaw na apat na iba't ibang dambuhala. Ang una ay parang leyon, ngunit may pakpak ng agila. Nabunot ang mga pakpak nito. Umangat ito sa lupa at tumayong tila tao. Binigyan ito ng isipan ng tao. Ang ikalawa naman ay mukhang oso. Ang dalawang paalamang nito sa huli ang inilalakad at may kagat pang tatlong tadyang. May tinig na nag-uutos dito. Sige, magpakasawa ka sa karne. Ang ikatlo ay kawangis ng leopardo. Ito'y may apat na pakpak sa likod, apat ang ulo at binigyan ng kapangyarihan. Pagkaraan, nakita ko ang ikaapat na hayop. Nakatatakot itong tingnan at mukhang napakalakas. Bakal ang ngipin nito at tanso naman ang mga panga. Niluluray ng bibig nito ang anumang makagat at tinatadyakan ang matira dito. Kaiba ito sa tatlong nauna, pagkat ito'y may sampung sungay. Pinagmasdan kong mabuti ang mga sungay at nakita kong may tumutubo pang isa. Ang tatlong sungay ay nabunot upang magkaroon ng puwang ang sungay na tumutubo. Ito ay tulad ng tao, may mga mata at bibig. Nakapangingilabot ang sinasabi nito. Habang ako'y nakatingin, may naglagay na mga trono. Naupo sa isa sa mga ito ang isang nabubuhay magpakailanman. Kumikinang sa kaputian ang kanyang kasuotan at parang lantay na lana ang kanyang buhok. Ang trono niya'y nagniningning. Ang mga gulong nito ay apoy na nagliliyab. Waring agos ng tubig ang apoy na bumubuga mula sa trono. Ang naglilingkod sa kanya'y 1,000,000, bukod pa sa 1,000,000 nakaantabay. Humanda na siya sa paggawad ng hatol at binuksan ang mga aklat. Dahil sa kakilakilabot na mga bagay na sinasabi ng sungay, naakit akong manood hanggang sa mapatay ang ikaapat na hayop at ihagis sa apoy. Iyong ibang hayop ay inalisan ng kapangyarihan, ngunit pinananatiling buhay ng kaunti pang panahon. Patuloy ang aking pangitain.
Ang nakita ko naman ay isang tila taong nakasakay sa ulap. Bumaba ito at lumapit sa nabubuhay magpakailanman. Binigyan siya ng kapamahalaan, ng karangalan at ng kaharian. Siya ay paglilingkuran ng lahat ng tao, bansa at wika. Ang pamamahala niya ay di matatapos at hindi mawawasak ang kanyang kaharian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dakilait papurihan ang puon magpakailanman. Dakilait papurihan ang puon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga bundok at mga burol. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang puon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, lahat ng tumutubo sa lupa. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang puon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga bukal ng tubig. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang puon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga dagat at mga ilog. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang puon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga balyena at lahat ng nilikhang nasa tubig. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang puon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, lahat ng ibon sa himpapawid. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang puon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga kawan at mga maiilap na hayop. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang puon magpakailanman. Magsitayo po ang lahat. Ang pag-asa upang ating matamasa. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang isang talinhaga. Tingnan ninyo ang puno ng igos at ibang punong kahoy. Kapag nagdadahon na ito, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Gayon din naman, kapag nakita ninyong nangyayari na ang mga ito, malalaman ninyong malapit nang maghari ang Diyos. Tandaan ninyo, magaganap ang lahat ng ito bago mamatay ang lahat ng taong nabubuhay ngayon. Mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang mga salita ko'y
hindi magkakabula. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Araw ng Biyernes, araw ng ating pagdedebosyon, at araw ng Poong Yesus Nazareno. Kaya palakpakan muna natin at tayo magbigay ng papuri sa ating mahal na Senyor. Mawawala ang langit at lupa, ngunit ang mga salita ko'y hindi magkakabula. Ito po yung mensaheng iniwan ni Jesus sa kanyang mga alagad nang mangaral ito tungkol sa katapusan. Sabihin niyo nga po, katapusan. Tayo po ay nalalapit na sa katapusan ng ordinaryong panahon ng ating liturhiya. Bukas yung last day. No? Kaya mapapansin ninyo, magbabago ang lahat. Magbabago ang ating liturhiya. Dating naka-green, mag-iiba. Dahil papasok na tayo sa Adviento. Panahon ng Adviento. Kaya naman, yung mga naririnig nating mga pagbasa ay tungkol sa katapusan. Mawawala ang langit at lupa, ngunit ang mga salita ko'y hindi magkakabula. Ibig sabihin, matatapos man ang lahat, merong mananatili. Mawawala man ang lahat, meron pa ding dadating at uusbong. Masisira ang lahat, pero meron pa ding mabubuo. Ganito inilalarawan at ipinapakita ang katapusan. Kaya mawala man ang langit at lupa, mananatili pa din ang kanyang salita. Ito ang kahit kailan walang katapusan at walang hangganan. Ang salita ng Diyos. Kaya nga, kung meron tayong pahahalagahan at meron tayong kakapitan, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Dahil guguho ang lahat, pero hindi ang salita ng Diyos. Malapit ang eleksyon, kali-kaliwa ang mga nangangako. Kung meron kayong panghahawakang pangako, hindi ito manggagaling sa mga politiko. Hindi ito manggagaling sa mga tao, kundi sa salita ng Diyos. Kaya kung gusto mong makapili ng tamang politiko, tamang leader, dapat ito ay nabubuhay sa salita ng Diyos. Ang kanyang karakter ay ayon sa turo at aral ng Diyos. Dahil yan ang kailanman hindi magigiba. Yan ang kailanman ating panghahawakan. Kaya naman, binibigyan tayo ni Jesus ng patikim sa lahat ng mga katapusang nararanasan natin sa buhay. Oh, yung eleksyon, pasimula na. Bakit? Kasi may katapusan. Kaya lahat ng mga nanunungkulan dyan, may katapusan. Yung ating paghihirap, may katapusan. Kahit yung mga relasyon, may katapusan. Yung trabaho, wala namang panghabang buhay na trabaho dahil may katapusan. Kahit yung mga pangarap natin, merong katapusan. Ang pamilya, ang ating buhay, at kahit na ang ating pananampalataya, matatapos lahat dito sa mundo. Pero lahat man ito gumuho, lahat man ito
maglaho. Tandaan, merong uusbong na panibago. Yung paghihirap na nararanasan natin, merong uusbong. Merong uusbong. Kung kaya't huwag tayong magmukmok, huwag tayong malungkot sa mga katapusan, sa halip paghandaan natin at panabikan ang mga paparating. Meron po ba ditong nawala ng trabaho? Taas ang kamay. Meron ba ditong hiniwalayan ng asawa? Taas ang kamay. O meron ba ditong naghirap? Taas ang kamay. Huwag matakot. Huwag malungkot. Merong parating na uusbong. Tandaan niyo yan, no? Yung mga nahihiya na ayaw tanggapin ang katapusan kahit kailan, walang uusbong at walang tutubo. Bakit? Eh ayaw mong tanggapin na tapos na. Ayaw mong tanggapin na wala na. Paano mo tatanggapin ang paparating kung ayaw mong bitawan ang katapusan? Kaya nga, ginamit ni Jesus ang imahe o ang talinhaga ng puno ng igos para ipakita kung kailan magahari ang Diyos. Sabi ni Jesus, gaya daw ito ng puno ng igos, malalagas ang lahat, pero darating ang panahon na ito ay uusbong at mabubuhay muli. Ganyan daw ang paghahari ng Diyos. Pagkatapos ng katapusan, mayroong sisimulan. Lilipas ang kamatayan dahil darating ang pagkabuhay. Alam nyo, kahit naman ako nakaranas din ng katapusan. At naalala ko noon, nung kami ay lilipat ng tahanan, no? Lilipat ng bahay, nalungkot yung aking nanay. Ayaw niyang iwan yung luma naming bahay. Gusto pa din niyang manatili doon. Ayaw niyang matapos ang lahat ng mga alaala at mga karanasan niya doon. Pero sabi ko, dadating ang panahon ng katapusan. Merong katapusan. At ito na yon. Nakakalungkot man, pero mas magandang pagtuunan yung mga bagay na paparating kaysa yung mga bagay na mawawala at matatapos. Sabi ko, hindi magkakaroon ng pagbabago, hindi magkakaroon ng pag-usbong kung walang katapusan. Kaya sabi ko sa nanay ko, bitawan mo. Huwag kang mag-alala. Meron namang uusbong na bago. Hindi ibig sabihin kakalimutan natin ang mga bagay na natapos. Babaunin natin ang lahat ng mga ito para mas maging mabunga ang mga bagay na bagong uusbong. Sa mga nakaranas ng katapusan, kamatayan, kawalan, kahirapan, tandaan, lahat ito katapusan, pero merong uusbong na bagong sisimulan. Tandaan po natin, hindi lahat ng katapusan ay kasiraan. Para sa iba, ito ay bagong simula. Hindi lahat ng pagkagunaw ay kawalan. Dahil para sa iba, ito ay simula ng kaayusan. Kaya't huwag tayong mawalan ng pag-asa. Sa halip, sa Diyos, umasa. Amen. Amen. Magsitayo po ang lahat.
Minamahal kong mga kapatid, tinatawag tayo ng Panginoon na magbantay sa kanyang muling pagbabalik. Lumapit tayo sa Ama sa panalangin habang naghihintay sa kanyang pagdating. Ating sambitin sa bawat panalangin, Panginoon ng kasaysayan, palakasin mo kami. Panginoon ng kasaysayan, palakasin mo kami. Ang simbahan naway makatugon sa tawag ng pagbabalik loob at pagbabago. Manalangin tayo. Panginoon ng kasaysayan, palakasin mo kami. Ang mga taong may mabuting kalooban, naway sama-samang kumilos para wakasan ng pag-aaway at digmaan, pang-aapi at kawalang katarungan. Manalangin tayo. Panginoon ng kasaysayan, palakasin mo kami. Ang ating kamulatan sa presensya ni Kristo, naway higit pa nating palawigin sa ating mga dukha at mga naghihirap na kapwa. Manalangin tayo. Panginoon ng kasaysayan, palakasin mo kami. Ang mga may sakit, naway pagkalooban ng lakas at pag-asa. Manalangin tayo. Panginoon ng kasaysayan, palakasin mo kami. Ang ating mga yumaong kamag-anak at kaibigan, naway maranasan ang walang hanggang kaligayahan sa piling ni Jesus. Manalangin tayo. Panginoon ng kasaysayan, palakasin mo kami. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon ng kasaysayan, palakasin mo kami. Makapangyarihang Diyos, pakinggan mo ang aming mga panalangin, buksan mo ang aming paningin sa iyong presensya, sa aming piling. Ilapit mo kami sa iyo araw-araw. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Poong Jesus Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alak at tinapay, alay namin sa'yo mula sa tangkay ng uba sa tutil ng trigo upang maging dugo't katawan mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga banal na alay na iyong ipinag-utos na aming italaga sa pagsamba sa iyong ngalan at upang kami pagindapating paunlakan ng iyong tapat na pagmamahal, gawin mong ang iyong mga utos ay sundin namin kailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus.
Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, Poong may kapal. Banal ang iyong pangalan. Banal ang iyong kaharian. Langit, lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarapila ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad, at nakiramay sa lahat. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisa ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad, at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad, at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos,
At turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Jesus, Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay, sa krus ay namatay, upang kami ay mabuhay. Buong Jesus, Nazareno, patawad ko sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y iaalay, ang lahat ay ibibigay, puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Buong Jesus, Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusa ika'y kasama ko. Ang samo ko't dasal, sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Buong Jesus, Nazareno, salamat po, ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman,
ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Poong Jesus Nazareno, kalugdan po ninyo itong kahilingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama, kaawaan niyo po kaming umaasa. Poong Jesus Nazareno, patnubayan niyo po nawa't gabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan, huwag po ninyo kaming pababayaan. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusa, ika'y kasama ko. Ang samo ko dasal, sana'y pakinggan mo na mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po, ang iyong pagmamahal ay nadarama ko ngayon at magpakailanman. Ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Sa sarili namang walang sino man ang namamatay para sa sarili namang tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinitinig ng Diyos na kapiling niya. Sitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami pinagkalooban mo ng pagsasalo sa iyong kagalakan ay lagi nawang lumingon sa pinanggalingan nitong banal na pakikinabang upang kami huwag mawalay sa iyo na aming hantungan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, atin naman ngayong ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila'y maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen.
kita na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat na may karamdaman, nahihirapan, may mga dalang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humay kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.